Hello po, Sir Jupiter, at hello din po sa mga tagapakinig ng Sityo Bangungot. Ako nga po pala si Linda. Lagi po akong nakikinig ng mga horror stories ninyo. At meron po akong narinig na kahawig ng nangyari sa akin noong nagtatrabaho pa ako sa Quezon City noong December 2021. Nakapasok po ako doon kasi nangailangan ng bagong tauhan ang mga amo ng pinsan kong si Hannah. Ang magiging trabaho raw po ay gumawa ng mga canvas tote bags. Apat po kaming lahat na mga tauhan doon. Ako, ang pinsan kong si Hannah, tapos sina Ate Kat at Ate Bea. Ang bahay po ng mga amo namin ay nasa third floor ng isang condominium. Sa loob po ng unit may dalawang kwarto, isa sa baba at isa sa taas. May alaga rin po silang isang asong napakalaki. Sa katunayan po ay noon lang ako nakakita ng ganoon kalaking aso sa kanila. Unang pagpasok ko pa lang sa bahay ng mga magiging amo ko ay medyo kinilabutan na po ako sa di ko malamang dahilan. Dumiretso po kami sa ikalawang palapag ng unit kasi doon po ang working area at agad kaming nagsimula sa mga gawain. Napapaisip nga lang talaga ako kasi ganoong kilabot talaga ang nararamdaman ko tuwing pumapasok ako doon. Pagkalipas ng tatlong linggo ay naghanap po ulit ng bagong tauhan ang amo namin. Ipinasok naman po ni Hannah si Ate Milin na asawa ng isa pa naming pinsan. Kaya naging lima na kaming tauhan doon. At gaya po ng nararamdaman ko kapag papasok sa bahay ng amo namin, ganoon din daw ang nararamdaman ni Ate Milin. December 18, kinausap po kami ng mga amo namin na kung pwede ba raw kaming magstay in ng apat na araw sa kanila. Sobrang dami na po kasi ng rush order dahil nga peak season ang Pasko. Hanggang December 21 po kami doon, tapos wala muna kaming pasok para sa Christmas break. Pumayag naman po kami para rin matapos lahat ng mga pending orders. Maliban na lang po kay Ate Bea na buntis noong panahong yun. Kaya apat lang po kaming nagpaiwan. Ako, si Hannah, si Ate Milin at Ate Kat. Ang plano po namin noon, sa umaga matutulog ang mga amo namin. Sina Ate Milin at Ate Kat naman ay 6 PM hanggang 1 AM ang pahinga. Habang 1 AM to 6 AM naman kami ni Hannah. Sa unang gabi ay wala naman pong naging problema. Sa ikalawang gabi naman, magkasama kami ni Hannah na bumaba at ginising si Ate Kat at Ate Milin para kami naman ang matutulog. Nakatulog naman po ako pero nagising din dahil sa lamig ng aircon. Tapos pupunta sana ako ng banyo. Madilim po sa kwarto noon kasi pareho kami ni Hannah na hindi sanay matulog ng bukas ang ilaw. Ngunit naaaninag ko naman si Hannah na nakatalukbong ng kumot. Nang nasa banyo na ako ay nakarinig ako ng iyak ng isang baby. Inisip ko noong una nang gagaling ang iyak sa may sala ng unit ng mga amo ko. Pero nang pakinggan ko itong maigi, nagmumula pala ito sa labas ng bahay. Kaya naisip kong baka may baby sa kalapit na bahay at umiiyak ito. Paglabas ko ng banyo, natanaw ko agad ang sala. Doon, nakita ko pong may nakaupo sa may sofa. Nakataas po ang mga paa nito at nakayuko. Bali nakasubsob ang mukha sa mga tuhod. Tinawag ko ito kasi akala ko si Ate Kat.
Kinalabit ko pa nga po eh. Ngunit, hindi naman ako pinapansin. Kaya hinayaan ko na lang at dumiretso na ako sa kwarto. Nakita kong nakahiga at nakatalukbong pa rin ang kumot si Hana, kaya nagtalukbong na rin ako at natulog. Maya-maya ay naramdaman ko pong bumangon si Hana. Naisip kong baka magbabanyo rin. Hinayaan ko na lang, tapos natulog na ako ulit. Pasado alas 6 po nang magising ako kinaumagahan. Nasa second floor na po si Hana at nagtatrabaho na. Tinanong ko si Ate Kat kung anong ginagawa niya sa sofa kagabi. Kako, bakit hindi na lang siya natulog doon sa kwarto? Nagtaka naman po si Ate Kat kasi hindi naman daw siya bumaba at natulog sa sofa. Sabi niya baka nananaginip lang daw ako noon. Napaisip nga po ako kung sino ba yung nakita ko. Pero binaliwala ko na lang. Napakarami pa po kasi naming gagawin at wala na kaming oras para magkwentuhan. Pagsapit ng bandang alas 3 ng hapon, nagpaalam ang mga amo namin na mamimili lang daw sila ng mga materyales. Sinabihan din nila kami na matulog ng alas 4 ng hapon nang sa gayon ay magdamag kaming makapagtrabaho pagkabalik nila. Yun nga po ang ginawa namin, Sir Jupiter. Kumain lang kaming apat tapos ay sabay-sabay nang natulog. Kami ni Hana sa isang kama habang sina Ate Kat at Ate Milin naman sa kabila. Bandang alas 9 po ng gabi nang magising ako kasi gusto kong magbanyo. Nakarinig din ako ng tahol ng aso ng mga amo ko na parang gustong makapasok sa kwarto. Nakita kong tulog pa si Hana at ang iba pa naming mga kasama. Pawang mga nakatalukbong ng kumot ang tatlo. Hindi ako nahirapang bumangon kasi nasa sulok ng kama si Hana, samantalang nasa bukana lang ako. At dahil madilim, kinakapa ko lang ang switch ng ilaw pagkalabas ko ng kwarto. Subalit, natigilan ako nang may nahawakan akong malamig na kung anong bagay bago nagpatuloy sa pagkapa ng switch. Sir Jupiter, bigla po akong napasigaw ng malakas dahil nang binuksan ko ang ilaw ay siya ring pagdamba ng malaking aso sa akin. Lalo rin po akong nagulat nang marinig kong magsilabasan ang mga kasama ko mula sa kwarto ng second floor. Nanlaki ang mga mata ko at nagtanong, "Di ba nandito kayo at tulog pa sa kwarto? Paano nandyan na kayo?" Kinilabutan akong lalo nang sinabi ni Ate Kat na kanina pa raw sila doon sa may second floor. Hinayaan lang daw muna nila akong matulog kasi ayaw ko raw magising. Dagdag tanong ko naman kung sino ang mga kasama ko sa kwarto kung ganoon. Agad akong nagtatakbo papuntang second floor habang si Ate Kat naman ay pumunta sa kwarto namin sa baba. Maya-maya lang ay nagsalita si Ate Kat at sinabing wala naman daw ibang tao sa baba. Sabi niya pa, baka raw nananaginip lang ako. Di ko na po nasabi sa kanila ang mga gusto kong sabihin noon dahil dumating na po ang mga amo namin. Buong gabi rin kasi kaming gumawa ng mga orders noon. Kinaumagahan nang sabay-sabay na kaming natulog at nagising ako ng bandang tanghali. Umakyat naman kami agad sa taas para tapusin ang mga konting natitirang gawain. At doon bigla akong nakarinig ng boses ng isang matandang nagsasalita. "Ani mo'y nagdadasal ng mabilis, ngunit malabo, kaya hindi ko naiintindihan." Napatingin ako kay Ate Milin halos katabi ko lang. Halos sabay pa kaming napatanong kung narinig ba namin ang boses. Kinilabutan po kami at parang ayaw na naming ituloy ang panghuli na sana naming gabi doon.
Uuwi na kasi kami dapat kinabukasan eh. Kaya ang ginawa namin, binilisan na lang namin ang pagtatrabaho hanggang sa natapos nga namin ang lahat ng orders ng maghating gabi. Sinabi agad namin sa mga amo namin na ihatid na kami pauwi. Subalit dahil nga buhating gabi na, sinabihan kaming bukas na kami umalis. Wala naman kaming magawa kasi wala na rin kaming masasakyan ng ganoong oras. Kaya natulog na lang kaming apat doon sa second floor habang ang mga amo naman namin ay sa baba. Agad naman kaming nakatulog nang managinip ako ng nakakatakot. Nagising daw ako bandang alas tres ng madaling araw tapos narinig kong may kumakatok ng napakalakas sa pinto. Ginigising ko ang mga katabi ko para sila na ang magbukas, ngunit walang tumutugon sa akin. Napilitan akong bumangon at buksan ang pinto pero wala namang tao. Lumabas ako sa may hallway at papunta na sana sa may hagdan nang may biglang humila sa akin papasok sa kabilang unit. Hindi ko makita ang mukha ng humihila sa akin basta ay pinipilit niya akong pumasok sa isang kwarto. Noong papasok na sana ako, nagulat ako nang may dumampi sa mukha ko. Napakalakas at masakit. Napadilat ako at nagtaka nang sabihin ni Hana na kanina pa raw nila ako tinatawag. Para raw kasi akong naglalakad habang tunog eh. Akala ko talaga tunog ako noon at panaginip ko lang ang lahat. Sir Jupiter, sinabi ko sa pinsan ko na uuwi na ako dahil hindi ko na kaya ang mga nararamdaman ko. Natatakot na ako para sa sarili ko. Nagsabi kami sa amo namin at agad-agad na may pumayag na silang ihatid kami. Pagka-uwi, nakatulog na agad ako ng mahimbing at wala nang kakaibang nararamdaman. Kinabukasan, nakita kong nakatambay si Hana at Ate Milin sa labas ng bahay namin. Nagkwekwentuhan sila at narinig kong tungkol sa bahay ng mga amo namin ng pinag-uusapan nila. Sumali ako sa usapan nila at sinabi kong iba nga talaga ang pakiramdam ko roon. Para bang laging may nakatingin sa akin. Ganoon din daw ang nararamdaman ni Ate Milin doon sa bahay na yun. Sabi naman ni Hana, palagi rin daw siyang may naririnig na bumubulong-bulong sa loob ng CR. Tinanong ko naman si Hana kung bakit ba lagi siyang nakatalukbong noong kami lang ang natutulog sa kwarto. Tanong ko rin kung nakita rin ba niya si Ate Kat doon sa may sofa noong oras na yun. Kita ko pong nagulat at kinilabutan si Hana sa sinabi ko. Sabi niya, "Uy, gagi! Noong magkasama tayo, dapat na matutulog. Di ako makatulog kasi ang ingay ng hilik mo. Kaya umakyat na lang ako sa taas. Ikaw lang mag-isa sa kwarto noon." Sir Jupiter, napamura ako sa sinabi ni Hana. Takot kong tinanong na kung hindi siya yun, eh sino yung kasama ko? Doon na po nagkwento si Hana na may nasabi raw ang isang dating katulong sa katabing unit ng kondo. May isang pamilya raw dati na nakatira sa mismong unit na tinitirhan ng mga amo namin ngayon. May isang dalagitang anak daw ang naroroon na may special needs o kapansanan sa pag-iisip. Napakahilig daw nitong magtago sa kung saan-saan. Isang araw pumasok daw ito sa isa sa mga unit ng floor na yun at nagtago sa isang cabinet. Di niya sinasadyang mailak ang cabinet, kaya hindi nakalabas. Ilang araw siyang hinanap ng kanyang mga magulang hanggang sa may naamoy na silang masangsang noong ikalimang araw. Nanggagaling ito sa isang bakanting unit. Tiningnan ng may-ari ng kondominium ang nasabing unit at doon nila nakita ang naaagnas ng bangkay ng dalagita. Sir Jupiter, matagal na raw po nangyari ang nasabing insidente. Naikwento rin daw ito sa mga amo namin
Pero hindi naniwala ang mga ito. Sabi raw nila na gawa-gawa lang ang kwentong yun. Subalit dahil sa takot ko, hindi na ako bumalik sa bahay ng mga amo ko pagkatapos ng Christmas break. Hanggang sa nabalitaan ko sa pinsan ko na maging ang mga amo namin ay pinaparamdaman na rin ng di matahimik na mga kaluluwa. Mga kaluluwang naruroon at nananatiling nakatira sa kondo na yon. Kaya napagpasyahan ng mga amo namin na lumipat na ng bahay. Sa ngayon po, bumalik na ako sa mga amo ko at dito pa rin ako nagtatrabaho sa kanila. Pero hindi na po sila sa kondo nakatira. Nandito na kami ngayon sa isang bahay na luma na, pero wala naman akong nararamdamang kakaiba. Mabuti na rin kasi ayoko nang makaranas ulit ng ganoong mga pagpaparamdam. Sir Jupiter, salamat po sa pagbasa ninyo sa liham kong ito. Hanggang dito na lang po at maraming salamat. Lubos na gumagalang, Linda. Tao sa labas ng bahay. Magandang gabi po, Sir Jupiter. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Andrew. Palagi po kaming nakikinig ng pamilya ko sa inyo tuwing gabi. Sana ay mabasa po ninyo itong kwento ko. Ibabahagi ko po sa inyo ang isang karanasan ko noong bata pa lang ako at nakatira pa kami noon sa probinsya namin, sa Lopez, Quezon. Isang araw po, 6 na taong gulang pa lang ako noon. Naalala kong namili kami ni Mama sa palengke para sa lulutuing laing. Sabi ni Mama, matagal kasi lulutuin ang laing. Kaya't gabi ito sisimulan tapos bukas pa ihahain. Bandang 7 ng gabi nang patulugin ni Mama ang mga kapatid ko bago siya naghanda ng lulutuin. Mga 8 nang magsimula na siya sa pagluluto at sinabihan niya akong manood. Gusto raw kasi niyang masanay ako sa ganoong gawain bago pa ako lumaki. Bandang 12 ng hating gabi, tinanong ko si Mama kung tapos na ba ang pagluluto ng laing. Ngunit sinabi niyang kakatihan pa raw niya ito hanggang sa mawala ang gata. Sir Jupiter, mga bandang 2 na ng madaling araw kami natapos sa pagluluto. Sabi ko kay Mama na gusto kong tikman ang laing, kaya kumuha siya ng plato at kutsara. Habang kumukuha si Mama ng pagkain, bigla na lang akong may nakitang taong nakaupo sa labas ng kusina namin. Gawa lang po kasi sa kahoy ang kusina namin at makikita talaga ang nasa labas kahit madilim. Kakatitig ko sa labas, napansin kong nakasuot pala ng puting barong at pantalong itim ang lalaki. Mukha naman siyang mabait tapos matagal na tumitig sa akin. Pakiramdam ko para siyang nagmamasid. Mga 1 minuto rin po siyang ganoon bago tumayo at umalis. Doon na ako nakaramdam ng takot sa nakita at hindi na ako nakapagsalita. Hindi ko na nga po nasabi yun kay Mama. Kinabukasan ay maaga po akong gumising para magsaing dahil papasok pa ako sa paaralan. Grade 1 pa lang po ako noon. Nang magising si Mama, tsaka ko na po na ikwento sa kanya ang nakita kong lalaki sa labas ng kusina. Tinanong niya ako kung ano raw ang suot nito. Sinabi ko naman na puting barong at itim na pantalon. Dagdag tanong ni Mama kung ano raw ang nakaburda sa barong nito. Sagot ko naman may napansin akong hugis bulaklak sa bandang kaliwa. Nagulat ako nang sabihin ni Mama na ang papa ko raw ang lalaking yun. Natuwa naman po ako
kasi bata pa lang ako, hindi ko na nakita si Papa. Namatay kasi ito noong bagong silang pa lang ako. Natuwa rin akong lalo nang maisip kong binabantayan pala ako ni Papa. Dati pa lang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Jupiter. Maraming salamat po sa inyo at magandang gabi. Kasama sa kwarto. Magandang gabi po, si Tio Bangungot. Itago nyo na lang ako sa pangalang Tricia. Itong ikikwento ko ay nangyari noon pang 2010. Second year high school pa lang ako noon, dito lang sa may Imus. Taga Mindoro po talaga ako, pero lumipat ako noon sa tita ko na kapatid ni Mama. Doon nga po sa Cavite. Nilinis po nila ang isang maliit na kwartong nagsisilbi nilang bodega. Doon nila ako pinatira. May naiwan na lang na ilang mga kahon sa isang sulok. Komportable naman po kasi malaki naman ang bintana tapos may electric fan. Dalawa ang kama sa loob pero ang hinihigaan ko lang ang may kutsyon. Sir Jupiter, unang gabi ko palang doon, hindi na ako mapalagay. Pakiramdam ko may kasama ako sa loob ng kwarto. Pero ako lang naman talaga ang naroroon. Sa isip-isip ko baka pagod lang ako sa biyahe mula Mindoro, kaya pinilit ko na lang makatulog. Hindi pa man ako tuluyang nahihimbing, naramdaman kong may gumalaw sa bakanting kama. Napadilat ako pero wala pa rin naman akong nakita. Subalit hindi ko na maitatangging kinilabutan na ako ng sandaling yun. Nagtalukbong na lang ako ng kumot para makatulog na ng maayos. Sa mga sumunod na gabi, ganoon pa rin ang pakiramdam ko sa maliit na silid. Pakiramdam ko may kasama ako at may gumagalaw sa kabilang kama. Pero wala namang ibang tao sa loob. Hanggang isang gabi nilakasan ko po ang loob ko. Natulog po ako nang nakaharap sa bakanteng kama kasi gusto kong makita agad kung may gumalaw man. Hindi nga po ako nakatulog ng maayos noon kahit antok na ako at napapapikit na. Mga bandang alauna po yata nang maramdaman ko na namang may gumalaw sa kabilang kama. Bigla rin lumamig ng gusto ang hangin kahit sarado naman ang bintana at patay ang electric fan. Tumilat ako at agad nang laki ang mga mata ko nang may makita akong matandang nakahiga sa kabilang kama. Naistatwa ako sa kinahihigaan. Hindi ako makagalaw. Tinitigan ko na lang ang matandang halata kong nahihirapan. Ramdam kong gusto niyang bumangon pero para bang pinipigilan siya ng kung anong problema sa katawan. Ni hindi nga po siya lumilingon sa akin ilang minuto pa, unti-unti na rin siyang naglaho. At doon na ako nakakilos. Mabilis akong bumangon at lalabas na sana, subalit nasagi ko ang mga kahon na nasa isang sulok ng kwarto. Nalaglag yung isa tapos may lumabas na maliit na photo album. Kinuha ko ito at nabigla ako nang makita ang matanda roon katabi ng asawa ni Tita. Sa sala ako natulog noong gabing yun, Sir Jupiter. Nagtaka nga po sila Tita pero sinabi ko na lang na medyo masama lang ang pakiramdam ko sa kwarto. Kita kong nagkatinginan sina Tita at ang asawa niya. Kaya lalo akong naghinala. Doon na po ako nagtanong kung sino ang gumagamit sa maliit na kwarto bago ako. Hindi naman po nila itinanggi na doon daw nakaratay ang nanay ng asawa ni Tita bago ito namatay.
Tinanong din ako ni tita kung may nararamdaman daw ba akong kakaiba roon. At inamin ko rin naman po ang nangyari. Kaya naman pinalipat nila ako ng silid. Doon nila ako pinatulog sa kwarto ng isa kong pinsan. Tapos pinabindisyonan na rin nila ang buong bahay. Sa awa ng Diyos, hindi naman na po ulit nagparamdam si Lola. Siguro napayapa na rin ang kanyang kaluluwa matapos mapadasalan. Yun lang po ang simpleng kwento ko, Sir Jupiter. Marami pong salamat sa inyong lahat. At ngayon naman, dumako tayo sa ating shout-out portion. Shout-out kay Liz Achin, Gia Gonzalez, Sharky Diaz, Neza Alimania, Me Andres Calante, Shirley Carillo, Mr. Calls, Lorna de la Cruz, Belen Malbas, at Rainet Mendoza. Magbasa naman tayo ng ilan sa pinakamagandang comment galing kay Mayumi Makisig. Sabi niya, "Thank you so much, Sityo Bangungot. Sarap makinig sa mga kwento niyo kahit busy at daming paperworks. Napapagaan ang pakiramdam." Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag niyong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po, mula sa bumubuo ng Sityo Bangungot, ito ang inyong lingkod, Jupiter, nagpapasalamat.